malalapad na dahon, malalaking puno, at pangkaraniwang halaman lamang dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na maging ang punong ito pala ay sadyang maraming benepisyo at mga gamit. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung saan-saan mo nga ba maaaring gamitin ang punong ito na madalas ginagawa lamang pang gatong ang mga sanga. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Malaking puno at naglalaparang mga dahon, ganyan kung ilalarawan ang puno ng Macaranga tanarius, o mas kilalangan natin sa katawagang Binunga tree. Tinatawag din itong Himinday sa Bicol, Biluan sa Pampanga, at Alungabo naman sa Baguio. Maaaring nakita mo na din ang punong ito dahil pangkaraniwan na lamang itong tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Ang mga dahon nito ay may hugis na peltate o oblong ovate, habang mayroong mahabang mga tangkay. Ayon sa pag-aaral, ikinukonsidera ang puno ng binunga bilang isang emetic, anti-dysenteric, antioxidant at antibacterial. Isa rin pala itong mabisang anti-inflammatory, anti-diabetic, analgesic ang mga sanga, dahon, katawan at maging ang ugat nito. Ang dahon at katawan nga nito ay mainam pala sa paggawa ng alak o ng tinatawag na basi. Ang bunga naman nito ay inihahalo pala sa palm juice upang gamitin sa paggawa ng magandang klase ng asukal. Sa ibang lugar naman ay pinakukuluan ang mga dahon at ugat nito at gamit pala sa mayroong disenteria. Pinakukuluan din ang dahon nito o ang ugat upang mawala ang ubo at panlunas pala sa palaging sumasakit ang tiyan. Samantalang sa bansang Thailand ay ginagamit na pantapal pala sa sugat ang batang dahon nito. Samantalang ang mga dagta na buhat naman sa katawan ng puno ng binunga ay gamit pala na pandikit sa mga ginagawang gitara at instrumento. Ang mga katawan at sanga naman nito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bubong o kaya ay sa pagbuo ng bahay. Samantalang ang malalambot naman itong mga ubod ay sinasangkap pala sa paggawa ng mga plywood at mga particle board. Kaya naman kahit pala ang isang simpleng punong kagaya nito na binunga ay marami ding pakinabang. Hindi lamang pala isang mainam na panggatong sa pagluluto ay mainam din palang halamang panlunas. Ikaw, nakita mo na rin ba ang punong ito sa inyong lugar? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Ano nga ba ang mga bagay na ito na ani mo'y mga puting luha na dumadaloy mula sa bunga ng papaya kung ito ay inyong masugatan o kaya ay mahiwa? Napunan mo na rin ba ito habang nagbabalat ka nga ng bunga ng papaya? Marahil ay oo. Subalit batid mo ba na ang mga likidong ito pala mula nga sa hinihiwa mong bunga ng papaya ay napakaraming halaga? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung maraming ang puno ng papaya sa inyong probinsya, kailangan ay mapanood mo nga ang videong ito at nang malaman mo na, napakahalaga pala ng bagay na ito. Pamilyar ba kayo sa prutas na papaya? At habang ito nga ay hilaw pa, ito ay kadalasang kulay berde pa. Madalas na pinipitas at ginagawa bilang sangkap na gulay sa putahe tulad ng tinola. Ngunit batid mo ba na sa ibang bansa pala, hindi lamang ang bunga nito bilang prutas at gulay ay napakahalaga,
kundi ang katas o ang dagta nito o ang dagta ng hilaw na bunga ng papaya. Kanila nga itong kinokolekta, iniipon at napakarami palang gamit at halaga. Ang bagay na ito o ang dagta ng hilaw na papaya ay kinokolekta, pinatutuyo at ipinoproseso nga ay isa palang enzyme na kung tawagin ay papain. Ang enzyme na ito na papain ay kadalasang gamit sa pagpapalambot ng karne tulad ng baka na matagal na ngang gamit bago pa nga madiskobre ang ilang mga meat tenderizer na meron sa merkado. Pinaniniwalaan ring mahusay na nag-aalis o nag-exfoliate ng mga dead skin tissue ang papain enzyme. Kaya nga kung iyong mapapansin ay madalas ngang sangkap ang mga papaya sa mga sabon at skin products. Naitala ring isa itong mabisang sangkap sa Papa Curry, isang gel na ginagamit bilang pampaputi ng ating mga ngipin. Alam mo rin ba na ang enzyme na ito na papain ay ginagamit na pampasarap at dagdag flavor sa paggawa ng beer, ale at mga fermented malt beverages. Naitala ring mahusay sa mga naiwang marka ng bulutong sa balat ang paglalagay ng papain upang mas mapadali ang paggaling nito. Subalit madalas ay allergic ang mga tao sa matapang na konsentrasyon ng papain sa dagta ng papaya. Kaya nga, bago ka magpahid nito sa iyong balat, ay siguraduhin hindi kayo sensitive sa matapang nitong dagta. Hindi ba't marami palang pakinabang ang dagta ng hilaw na papaya? Akala natin, simpleng dagta lamang ay nag-uumapaw pala sa gamit at mga bisa. Mga bagay na nasa paligid lamang natin pero hindi lang natin pansin at hindi natin alam ang mga pagkakagamitan. Ikaw, mayroon din bang gamit ang katas o ang dagta ng papaya sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.